po, talagang tayo po ang may introduction pa. Kayo po ay nagpapasalamat no sa lahat po na dumalo dito po sa ating gawain. Ngayon din po, wina-welcome ko din po. Hindi naman po bago, kundi bumabalik si Sister Joanne at si kanya pong kasama ay si Sister Kat. So welcome po lagi sa gawain ng Panginoon. Kami po yung masaya. Hindi lang po kami ang masaya, hindi pa dito din po ang mga head sa langit. Gusto po niya talaga, marami kami dito, nadadagdagan po unti-unti. Siguro nga po may process. At talaga pong kapag ka ang Panginoon ang inuunahin natin sa ating buhay, lagi po niya tayong uunahin din. No? Huwag po natin kalimutan na doon sa isang linggo na ating gawain ay kailangan po maitigay natin sa kanya yung kahit dalawa, tatlo, o apat, limang oras man lang sa loob ng isang linggo. But usually naman po, kung tayo ay nasa bahay, lagi may trabaho tayo, mga other day, eh, alam ko po na tayo po ay lagi tayong nananalangin. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17, no? Manalangin tayo ng walang pati. Amen? So, dadako na po tayo sa ating Bible exhorter na ililid po ng ating brother in Christ sa Job. So, prepare na po ito si Joe kasi nung isang linggo pa tayo yung pinagandaan niyan eh. So, sa'yo po ang ito ko, Brother Joe. Talagang bless ako dito eh kasi talagang... On the go, no? On the go. So, kumbaga sa bunga, eh ito po ay hilog na hilog na. On the go. Huwag ka malalanta. God is good? All the time! And all the time? God is good. All the time daw, ha? Sabi, all the time, God is good. Kaya nga nung tinix ako ni Vibs ng... Webis na nalauna ko na-receive. Ito, webis na nalauna. Grabe naman, buhiyat na buhiyat ako. Witness na eh. Umuwi ako ng bahay. Webis na. Pagdabi talaga si Webis. So, naka-prepare na ako. Diba? Sa linggo, isang araw. Pero sabi nga eh, hindi kaya ng flesh. Hindi kaya ng flesh ko. Kasi nung nag-review na ako ng time na yun, nalauna sa madaling araw. Lagi nalalaglag yung cellphone ko yun. Tuntok na ito. Sa shop, ganun din. Gusto may randok din. Hindi kaya ng flesh. Pero by the Holy Spirit, igagayin ka niya. Kaya nga sabi kong panalangin ko nun, hindi ko talaga kaya. Nahantok ako. Katawan to, sabi ko. Lord, ikaw na mibigay sa akin ng kalakasan, ikaw na mibigay ng wisdom. Kung ano yung ibigay mo sa akin, Lord, ayon ang mahayag kami ng dalit ko ngayong kalooban. Sabi ko sa Panginoon nun, ikaw na Lord, ano ba yung gusto mo? Sabi ko, Lord, sige po, Panginoon. Ito po yung binigay mo at sa tulong ng Holy Spirit ay nangyari po at pinatayo niya ako dito kahit hindi kaya ng katawan ko, tutulungan ako ng Holy Spirit. Ito po ang aking panalangin in Jesus' name. Amen. Pero ito po yung i-reveal ng ganda. Ano ba? Wala akong pumapasok sa isip ko eh. Lahat ng basahin ko, lahat ng i-review ko, wala akong pumapasok kasi ngantok eh. Kasi hindi kaya ng katawan eh. Yung pinsan ko, sige para i-share. Ng word of God. Kahit ganun-ganun, nag-share eh. Yun, may nakita ko. Siguro, ito na lang. What is my word to God? Sa Tagalog. Basahin natin sa... Ano? Sa Tagalog. Psalm... Ba't wala din? Ay, wala pa. Sabi nga yan. Diyan lang muna dyan. Ano ba ang halaga? Gano'n ba kalaga tayo sa Panginoon? Nung tinanong ko sa sarili ko yun, kasi ito, tanong sa sarili natin, hindi ko tanong sa sarili ko, ha? Tanong nyo sa sarili nyo, what is my word to God? Ano ba yung kahalagahan natin sa Panginoon? Tinanong ko sa sarili ko yan, ano pang kahalagahan sa Panginoon? Opo, parang nagkaroon ako ng, sa isip ko, parang nagkaroon ako ng, hindi ko na, ina-compare ko yung sarili ko sa iba. Siguro, medyo malapit ako sa Panginoon, kasi bakit? Naglilingkod ako sa Panginoon eh. Paano yung iba? Sabi niya, yung mga kasama ko, ganun din ba sila, ganun pa sila kahalaga sa Panginoon? Sabi ko, but yung way na yon, mali po yun, hindi po, mali pong paniniwala yun, yung i-compare mo yung sarili mo sa iba, para lang sabihin, worthy ka sa Panginoon, mali po yun, hindi po ganun yun. Sabi nga, what is my word to God? Ito po ay, yung sabi nga, ano ang kahalagahan mo sa Panginoon? Tinapos na po tayo ng Panginoon eh. Mahalaga ka sa Panginoon. Lahat po ng tao, kay mabuti ka, kay masama ka,
kaya makasalanan ka, lahat po ng tao ay mahalaga sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Amen. Sige po, magbibigay ako ng isang example, bakit tayo mahalaga sa Panginoon? Kasi mas mahalaga tayo sa lahat ng bagay. Meron daw isang ano, meron daw isang nagbinto doon. Sabi nga eh, lumungkot sa lalong pero eh. Sabi niya, nakita niyo ba? Nakita niyo ba? Mahalaga to. Ay, lalakas na voice ko. Mahalaga ba sa inyo to? Eh, bigay ko sa inyo to. Amen. Natanggapin niyo? Oh. Eh, hindi. 5 real eh. Eh, paano kung 1,000 to? Tatanggapin niyo ba to? Hindi ako naniniwala. Dagdagan natin. Si Kuya ay na marami. O, oh, sige, 10 na. Tatanggapin niyo ba to? Oo, dalawa sa akin. Amen, amen. Ina. Tatanggapin niyo ba to? Amen. Eh, niyubos ko. Tatanggapin niyo ba rin? Amen. 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 Tatanggapin pa rin, di ba? Amen. Kasi, hindi pa rin yan eh. Inulog ko, inapakang ko, madumi na. Tatanggapin niyo ba rin ba yan? Amen. Eh, kasi, nandiyan pa yung halaga niyan. Pag binigay ko sa inyo ito, nandiyan po yung halaga niya eh. Ibibili pa rin niya yan kasi mahalaga pa rin. Ganun po ang tao. Kaya malinis ka, kaya marumi ka, ganun ka kalaga sa Panginoon. Mahalaga ka pa rin sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen! Kaya po ganun po tayo sa halaga sa Panginoon. Jay, next slide. Ito ba ang aking word of God, no? Keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. Sabi sa Psalm 17:18. Tagalogin po natin. Kasi medyo nalilito rin ako pagka-English eh. Ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata. You know, yung pinakagitna ko, yung iris. You know? Ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata. Ikubli mo ako sa lilim ng mga pakpak. You know? Yes, the center of the eye. Sabi niya, Ganun po, yung sinabi po yung ni David, sinabi ni David, ganun siya inaalagaan ng Panginoon. Ganun din po tayo inaalagaan ng Panginoon. Ganun mo ba iniingatan yung mata mo? Diba? Napakalagaan kasi, tapos, ganun po tayo kinayo ng Panginoon. Ganun po tayo pinapahalaga ng Panginoon. Ganun po, hindi po natin masasabi na, uy, naligaw ako ng landas. Uy, marumi akong tao. Hindi, mahal ka po ng Panginoon. Lahat po tayo, mahal ng Panginoon. Lahat po tayo, mahalaga sa Panginoon. Kahit po sabi, uy, nag-charge yun sa araw-araw. Uy, pumupunta yun. Uy, naglilingkod yun sa Panginoon. Sarili lang po natin yung sinasabi natin, ha? Uy, naglilingkod yun sa Panginoon. Kasi, ang Panginoon po, tumitingin sa puso natin. Eh, malay ba naman natin? Uy, dire-diretso nga yung paglilingkod sa Panginoon. Doing business ka, pumupunta yun sa Panginoon. Eh, nag-aaral pa nga yun sa Panginoon, eh. Eh, habang nag-aalaga sa Panginoon, habang sumusunod ka sa Panginoon, habang naglilingkod ka sa Panginoon, nagagawa mo ba yung kalooban ng Panginoon? Eh, baka naman puro ka lang, uy, punta ako sa church, simba ako, uy, nag-aaral ako ng salita ng Panginoon, uy, nag-ipit ako sa church, uy, nag-aaral ako. Okay, nagawa mo yung gusto ng Panginoon, nagawa mo yung gusto ng Panginoon, gusto yung, ano ng Panginoon, nagawa mo sa sarili mo. Eh, yung ano ba natin, yung sabi nga ay, hindi ah, masyap tayo ako yan doon. Sabi nga ay, yung kahalagahan ng Panginoon eh, mahalaga ka sa Panginoon eh, eh pinahalagahan mo ba yung Panginoon sa buhay mo? Di ba, hindi ko natin napahalagahan yung Panginoon sa buhay natin? Sabi nga po ay, naglingkod ako sa Panginoon, lahat ginawa ko sa Panginoon, tapos ay, Lord, guide me, Lord. Ikaw po, Panginoon, yung maghari ko, Panginoon, sa mga buhay ko ngayon, Panginoon, ikaw po, mahal at Panginoon. Yes, amen. Yun po, no? Next slide ba, Jai? Sabi nga, gano'n tayo ka-importante sa Panginoon, sabi niya, John 3:16. Ganito po tayo kalaga, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him, should not perish, but have an everlasting life. Ganun po tayo kalaga sa Panginoon. Bakit po? Dahil ibinigay niya yung kanyang buktong na anak eh. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Dahil
Ganun po tayo kahalaga sa Panginoon. Pero bakit po ba, eh sige, tinubos ka na nga ng Panginoon eh. Eh paano mo masasabi na, mahal ka, paano mo masasabi na naglilikod ka sa Panginoon? Paano mo masasabi talaga, parang yung priest ni Kuya Dino nung nakaraano, si Whitney Houston, I love you Jesus, mahal ko ang Panginoon. Lagi na pinagsisigawan, mahal ko ang Panginoon, mahal ko, naglilikod ako sa Panginoon. Eh sabi niya, paano? Nung namatay siya, sa droga, paano mo pa ipapaliwanag na naglilikod ka sa Panginoon? Eh yung huling araw mo, natagpuan ka, namatay ka sa droga. Diba? Eh parang ang hirap nun, mas maganda pa yung masama ka na namatay ka sa Panginoon. Ganun po yung parang sabi na ay pinahalagahan ka ng Panginoon, mahalaga ka sa Panginoon, pero sabi dito, tanggapin mo ko, magtiwala ka sa akin. Eh, paano tayo magtitiwala sa Panginoon? Eh, halimbawa, ako, magtitiwala ako sa Panginoon. Lord, nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Para po tayo maging mahalaga sa Panginoon, magtiwala po tayo sa Panginoon. Kailangan po natin tanggapin si Jesus Christ. Paano ba natin tatanggapin si Jesus Christ? Ipinagsigawan natin, tinatanggap si Jesus Christ. Ipinagsigawan ko na sumusunod ako kay Jesus Christ. Tinanggap po natin si Jesus Christ dahil sa kanyang salita. Ang kanya pong salita, yun po yung nag-guide sa atin para po, Lord, hindi po ako gagawa ng masama. Gumawa man po ako ng masama, ipinag-pray ko na po sa iyo, hindi ko na po ito ulit-ulitin. Ganun po tayo makikilala. Pag ganun po tayo naniniwala sa Panginoon. Kasi ganun po tayo naniniwala kay Jesus Christ, sumusunod po tayo sa kanyang salita. Puro lang po natin pinagsisigawan, I love Lord, I love Jesus, sumusunod ako sa iyo. Pero hindi naman po tayo sumusunod sa kanyang salita. Hindi po, hindi ka makikilala ni Jesus Christ kasi hindi ka niya mapapahalagahan kasi ano ka lang eh, puro ka lang sigaw, hindi ka sumusunod sa kanyang gawa. Kung talagang naniniwala kay Jesus Christ, susundin mo yung gawa. Pag nagkasala ka, ipag-pray mo na hindi mo na ulitin. Pag nagkasala ka, pag naging marumi ka, magpapakalinis ka. Di naging marumi ka, nagpakarumi ka pa, hindi ka makikilala ni Jesus Christ. Hindi mo pinapasok si Jesus Christ sa buhay mo. Hindi ka naniwala sa kanya. Kasi kung talagang naniniwala kay Jesus Christ, susunod ka sa kanyang salita. Babaguhin mo yung iyong sarili, glory by glory. Pag nagkamali ka, pinag-pray mo, hindi mo na ulitin. Eh kung nagkamali ka, inulit mo. Hindi ka naniniwala kay Jesus Christ. Hindi ka mabibilib. Eh pag hindi ka bumilib kay Jesus Christ, should not be risk, paparusahan ka ni Jesus Christ eh. Sabi niya, magkakaroon ka ng kamatayan. But pag naniwala ka kay Jesus Christ, sumunod ka sa kanyang salita, you have everlasting life. Magkakaroon ka ng walang hanggang buhay. Amen. Yun po, no? Salamat po sa maiksing exhortation. I'm prepared. But by the glory of God, I'm here. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po. At ako po ay yung nagamit sa mga araw na ito, Panginoon. Hindi po ganun malinaw, Panginoon, pero by the Holy Spirit, Panginoon, may papaliwanag mo sa mga kapatiran kung gaano kami kahalaga. Kung gaano mo kami pinahalagahan, Panginoon. Nandito kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang flesh, sabi ko nga kanina, hindi namin kaya, Panginoon. But by your Holy Spirit, Panginoon, susunod kami sa iyong kalooban, Panginoon, sa iyong kagustuhan, Panginoon, glory by glory, Panginoon. Dahil kami ay namumuhay sa iyong salita, Panginoon. Kami ay mamumuhay at patuloy na magbabago, Panginoon. Ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, ito hindi na namin ulitin. Bagkos ay pag-pray namin, Panginoon, na kami baguhin mo, Panginoon. Mamamatay kami kasama mo, Panginoon. Mamamatay kami na nasa iyong presensya, Panginoon. Ito po ang aming sanang samdalangin at sana po ay patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.